Hello guys. Ano? Gusto nyo ba? Kwentong shoplifting tayo? Sige. Ito. Alam nyo, ang shoplifting ay matagal ng trabaho yan. Matagal, marami ng kumita at marami ng natalo o marami ng nagbayad yan. Kaya kung ikaw ay bago lang sa security industry or sa retail, so makinig ka. Baka sigurado akong makakatulong ito sa yung videong to. Huwag kang mag-alala, dumaan tayo dyan. Dumaan din ako dyan. Kung saan, before, ay yung tipong nanginginig ang tuhod mo, nang lalambot, o kung ano-anong iniisip mo kapag hinuli mo. Or, kanamang kaya, pwedeng tinititigan lang. So, wala naman, di ba? So, normal lang yan, kapatid. So, ang importante, ang abnormal yan, kung mananatili ka sa ganyang sitwasyon, huwag mo nang antayin na kung nasa retail ka ay pagbayarin ka, magbayad ka ng malaki, bago mo matutunan ang lahat. So, punta tayo dito sa kwentong shoplifting tayo. So, i-disregard natin yung amateur, no? Huwag natin isali yon. Dito lang tayo sa original. Okay? Ay, not original. Professional shoplifting. So, anong gusto mo? Huli? O bugaw? So, madali lang yan. So, ang dabis effective dyan yung tinatawag nating early detection or profile or yung mga picture. Mag-research kayo. Bumunta kayo sa mga maraming nagkukulikta ng mga picture ng mga shoplifting. Tapos tulad ng video natin, marami tayong mga koleksyon dyan na shoplifter na professional. Ayan yung bantayan nyo kung ma-compassible dyan sa area nyo, kung pwedeng makaabot. So ngayon, kung hindi naman yung mga nasa picture dyan ay hindi pwedeng umabot sa area nyo, so, hanapin nyo yung mga picture na pwedeng makarating sa inyo. Tandaan natin, yung ibang mga shoplifter, lalo na pag-professional, ay national yan. Ibig ko sabihin, kung nasa Region 4 yan, pwedeng sa Metro Manila pumasok, o sa mga Karatig, probinsya ng Metro Manila. Kaya nga national, di ba? So, kapag nahuli mo na yan, kapag natandaan mo na ang mukha niyan, yung mga body build, mga marks, o yung suot, yun. Kapag pumasok yan at nakilala mo na sa iyong lugar, sa iyong area, bingo na yan. Hindi mo na kailangan i-surveillance yan. Pagpasok pa lang, positive na yan. O kaya kahit hindi pa nga pumapasok, pwede mo nang sabihin positive yan. So ngayon, kapag dumating ang scenario na ganito, sabihin na natin, pumasok doon sa area mo, umikot, kumuha ng items, at pagkatapos nun, nakita mo nga, nakaamoy, tapos hindi binayaran, iniwan. So, anong gagawin mo? Siyempre, kung ako tatanungin mo, hulihin mo. Kasi, conclusive na positive siya. Ngayon, paano mo siya papatunayan na, for example, ipakukulong mo siya, ipakukulong natin siya. Paano mo siya bubuuhin yung scenario? Siyempre, ang sasabihin mo doon sa pulis, nilabas na yan. Hindi siya nagbayad sa counter. So ngayon, amateur, hindi na yung kapatid. Hindi na yan mag-aapila or hindi na yan magpapakandak ng reinvestigation during inquest kapag tinanong yan ng judge. Sasabihin niya, pag naakusahan mo na, ikaw, magpapa-reinvestigate ka ba o magbe-bail. Laging ang pipiliin yan ay mag-bail. Kaya, so, in that scenario, so, panalo ka na.
At ang take note mga guys, kung kayo ay huhuli ng mga professional shoplifter, mas maganda ay Friday ng hapon or Friday. Alam mo kung bakit? Kasi doon ka lang makakabawi. Friday night, Saturday night, Sunday night, or even Lunes ng gabi. So, apat, tatlo or apat na araw siyang matutulog sa kulungan. Huwag ka nang umasa na magkaroon ka doon. Huwag ka nang umasa na makipag-settle doon. Hindi na yan makikipag-settle. Sigurado ako. Magbe-bail na lang yan. Kasi ang kasong shoplifting ay bailable yan. Kaya nga tumatagal yan mga yan kasi mayroon pang bail. Malakas ang loob niyan. Okay? Ay kung gusto nyo naman kumita yung kumpanya nyo, so sa store pa lang makipag-settle na kayo. So para yung bail, imbis na i-bail nila, mapunta na lang sa store. Hindi na kayo, hindi na tayo mapagod. Yan po ang usapang professional shoplifter. At idagdag ko lang mga kapatid yung mga signaling. Kasi pag pumasok yan, mababa ang tatlo, apat, or lima. Basta more than 3 or 5 yan bago pumasok. Yung mga ganon, hawak-hawak sa tainga, yung mga ganon, hawak sa baywang. So, mga signaling nila yan. Yung mga kapag ganon ang galawan, so maging alerto kayo doon. Ibig sabihin, nagkakaintindihan sila sa mga hand signal nila, body language. At siyempre, huwag tayong tumingin lang sa maluwag na suot. Ano pa? Yung kasuotan, pangit man. Ngayon, moderno na ang kawatan. Disente ng manamit. Nagtatago sila sa damit. Ang before nga yung nahuli naming kawatan na matanda ay ang napakaraming alahas guys. Ang daming dekorasyon na alahas. At sinamang palad lang siya at nakita ko na binggo siya at nang inintercept ko yung alahas niya nang tinanong ko at minagnit ko, abay dumikit. Ang ibig sabihin, fake yung alahas niya. Bakal. Ah, 'di ba? So 'yun po. Kung tutuusin, walang kinuha 'yon. No, 'yun, nagbayad siya, ariglo. Magkano? Hindi ko nasasabihin. Pero kumita 'yung kumpanya. At least ka-other income kung ano man 'yang sitwasyon, 'di ba? Ayan guys, so sana natuto kayo sa video ito sa mga bagong guard lamang sa retailer in terms of shoplifting procedure. Okay, maraming salamat at ito nga pala ang inyong lingkod, no? Police ako. Thank you for watching at muling nagsasabi, hindi lahat ng criminologist ay nagpo-police. Yung isa ay andito sa YouTube. Thank you for watching. Commercial muna tayo. Yan, Coca-Cola. Inom muna tayo.